Bago na namang reklamong kinakaharap si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ito'y matapos mabisto ang bilyong-bilyong piso ng maanumalyang transaksyon sa kanyang bank accounts na galing daw sa mga scam na pinantusto sa operasyon ng Pogo Hub sa Banban. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sabay-sabay naghain ng panibagong reklamo ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Department of Justice laban kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Go at sa 35 iba pang respondent. 87 counts ng money laundering ang inihaing reklamo laban sa dating alkalde. Base kasi sa imbestigasyon ng AMLAC, lumalabas na aabot sa 7 bilyong piso ng maanomalyang pera ang dumaan sa bank account ni Go mula 2019 hanggang 2024. Dumaan daw muna ito sa iba't ibang shell companies na may kaugnayan sa kanila. Pero nang sundan pa nila ang trail ng pera, na-trace nila ito papunta sa Bauful Land Development Incorporated na siyang may-ari ng Pogo Hub sa Banban. Ito raw ang perang pinantustos sa operasyon ng nerid na Pogo. She used several entities in transferring her money. It went to an entity. Ultimately, it ended up with Baofu to pay, among others, electric bills. Ayon pa sa AMLAC, natuklasan nilang galing ang pera sa iba't ibang scamming activities na ginagawa mismo ng Pogo sa Banban. Wala pong ibang pwedeng maging panggalingan ng pera kung hindi sa scamming operation po. So ang ating predicate offense po na tinatawag po natin under the AMLA, ito po ay nagsimula sa qualified trafficking in persons at ito po ay kinumit o ginawa para po mag-scam. Ito naman po ang business model ng mga Pogo to conduct scamming operation po. Bukod kay Alice Go, dawit din sa reklamo ang umano'y kapatid niya na si Sheila Go at representative ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong. Una na niyang itinanggi sa pagdinig ng kamera na business partner siya ni Alice. Pero sabi ng PAOK, napatunayan nilang konektado ang dalawang Pogo sa Banban at Porac Pampanga. The money that basically was used to build Sunyuan from late 2029 to early 2021 was actually emanating from the scamming proceeds of the Lucky South 99. Hence, our theory was, our evidence would point to their interlinked. It was able to generate pera. Eventually, nakita natin, pumapasok doon sa ilang personalities pa na involved doon naman sa Sunyuan. Sa kabuuan, aabot sa 87 maanomalyang transaksyon ang natuklasan ng mga otoridad. Marami raw ang respondent sa bago nilang reklamo dahil dawit din ang mga incorporator at shareholders ng Baofu at dalawang Pogo rito noon na Hongsheng at Zunyuan Technology Incorporated. Pinalawig naman ng Anti-Money Laundering Council hanggang January 2025 ang freeze order sa mga bank account at mga ari-arian ni dating Banban Mayor Alice Go. Maghahain din daw sila ng karagdagang reklamo dahil marami pang maanomalyang financial transactions si Go at mga sangkot na Pogo Company. Titignan naman ng DOJ kung may pagkukulang ang mga bangko sa pag-report ng mga maanomalyang pera na dumaan sa kanila. Sa ngayon, nasa Jakarta, Indonesia pa rin daw si Go base mismo sa monitoring ng Indonesian authorities. Para maaresto na, nag-request na rin ng DOJ na ilagay sa red notice ng Interpol ang dating alkalde. Dumepensa naman ang abogado ni Go na si Attorney Stephen David. Una kasi niyang sinabi na nasa bansa pa rin ang dating alkalde. Giit niya, pinanindigan niya lang kung ano ang sinabi ng kanyang kliyente. Naniniwala rin daw siya sa testimonya ng nagnotaryo umano sa affidavit ni Go na si Attorney Elmer Galicia na personal niyang nakaharap si Alice Go. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.